Blessed day mga kapamuso, lalong-lalo na sa ating mga kapamuso na nakakasama natin sa kani-kanilang mga tahanan, sa prayer meeting. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagdalo at dumako po tayo ngayon sa salita ho ng Panginoong Diyos at sagutin po natin ang katanungan na who is my neighbor? Sino ba ang aking kapwa? Marahil alam na lang marami ang istoryang ito, pero let us dig deeper to this story na makikita ho natin sa Luke chapter 10 verses 25 to 37. At para mas maunawaan natin ang istorya na ito, sisimulan natin sa verse 25, yung context niya. Sabi ho sa verse 25, isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. So, isa hong dalubhasa sa kautusan ang nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ganda ho ng tanong. Ano ang kailangan niyang gawin upang siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Valid po yung question. Pero ang problema ho rito sa mga marami ho nagtatanong kay Lord Jesus Christ noong panahon na ito, they ask not to know. Nagtatanong sila hindi para malaman kung ano yung kasagutan, kundi para siluin si Jesus sa pamamagitan ng mga kanyang mga sagot. But, alam naman po natin ng ating Panginoong Jesus ay napakatalino at punong-puno ng karunungan, nasasagot niya ang mga katanungan at may mga katanungan din naman na ibinabalik niya ang tanong, mga ganong pamamaraan. At dito, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus at ito naman ang sagot ni Jesus. Sabi niya sa verse 26, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang mababasa mo roon? Malinaw ho, no, ang sagot ho ng Panginoong Jesus, kung gusto mong malaman kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan, basahin po natin ang Biblia, ang kasulatan, banal na kasulatan na ibinigay ho sa atin ng Panginoong Diyos. And verse 27, sumagot siya kung ano ang nakasulat sa kasulatan. Ito yung sagot ng lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na ang buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, malinaw na itong lalaking ito talagang dalubhasa sa kautusan at alam niya yung dalawang mahalagang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, Deuteronomy chapter 6 verse 4, at yung ibigin mo ang iyong kapwa na nakasulat naman sa Leviticus chapter 19 verse 18. And take note, no, dapat po nating malaman nung panahon na ito, ang kanilang kasulatan ay Old Testament pa lang. Pero sa ngayon, sa panahon natin, kumpleto na po at malinaw na ipinahayag sa kasulatan kung paano ba maliligtas sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, tuloy po natin ang pagbabasa. Sabi ho dito sa verse 28, sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Talagang, Ang kasulatan, naririyan na kasulat kung paano tayo magkakamit ng buhay ng walang hanggan. Ngunit, kung yan ay hanggang isip lamang, mababaliwala ho. Kailangan meron tayong gawin. Kaya nga sabi ni Jesus, gawin mo iyan. Magkakamit ka ng buhay ng walang hanggan. Action is very important. And verse 29, dito na po yung tanong. Upang huwag siyang lumabas na kayahiya, nagtanong pa ang lalaki. Sino naman ang aking kapwa? Reputasyon ang ipinaglalaban ng lalaki dito dahil siya ay isang dalubhasa sa kautusan. So nagkaroon siya ng follow-up question. At ang follow-up question niya, sino naman ang aking kapwa? At ito po ang ating sasagutin ngayon. Sino ba ang aking kapwa? Kung mapapansin ho natin, hindi ho dinerecho ni Jesus o kung sino ba yung ating kapwa, kundi siya ay nagbahagi ng kwento. At sa pamamagitan ng kwentong ito, aalamin natin sino ba yung ating kapwa. Mababasa ho natin sa verse 30, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Kung pagbabasihan natin, sa sagot ni Lord Jesus Christ sa verse 30, sino ho ba ang ating kapwa? Malinaw na tinutukoy po ng Panginoong Jesus dito na ang ating kapwa
ay ang mga taong nangangailangan ng ating tulong. Ng mga taong nangangailangan ng tulong na maaaring ikaw, ako, ang maging instrumento para sila ay matulungan. Sa case na ito, isang taong binugbog, hinubaran, iniwang halos patay na, ninakawan. Isang bagay, nakawan ka, iwanan ka, sige, okay na yan, hold up. Pero ibang bagay po, mas matindi, di ba? Yung hold up ka na, isinaktan ka pa. And worse, 50-50, halos patay na. Alam na natin itong mga bagay na ito, even sa panahon natin na ito, ay nangyayari ito. Di ba? So, pero tignan ho natin, no? Ano ang dapat kong gawin sa mga taong nangangailangan ng tulong? At pag sinabi natin nangangailangan ng tulong, hindi lamang po ito, mga taong binugbog, malinawin lang ho natin. Mga tao sa paligid natin na may mga pagsubok sila na ikaw pwedeng meron kang gawin, na meron kang bahagi, na maaaring ikaw ay gamiting instrumento ng Diyos upang siya ay tulungan at pamparangalan naman ng ating Panginoong Diyos, sapagkat sinabi ho, no, malinaw na sinabi ng Panginoong Isus sa Matthew na dapat yung ating ilaw ay maging maliwanag sa kapwa. Makita yung mga mabubuti nating gawa. Sinabi ho ng Panginoong Isus yun sa Matthew chapter 5 verse 17, maging ilaw tayo sa ating kapwa. Yung mabubuti nating gawa, makita nila. At itong sa pamamagitan ng pagtulong, mas makikita yung mga mabubuti nating gawa at mapaparangalan ang ating Ama. So ngayon, ano ang dapat nating gawin upang tayo ay makatulong sa mga kapwa natin na nangangailangan ng tulong? Nagbigay ng tatlong halimbawa ng maaring maging tugon. Actually, dalawa lang ito, pero tatlo yung karakter na ipinresent ni Lord Jesus Christ. Paano ba usually tumutugon ang mga tao kapag meron nangangailangan ng tulong? Una, ang pwedeng maging tugon ay maging katulad ng pari. Sabi sa verse 31, nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo, nang makita ang taong nakahandusay, lumiis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. May dumaang isang pari, religious leader. Pero, nung nakita niya, lumiis siya ng landas. O maaring tumugon din tayo, katulad naman ng Levita. Verse 32, dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumiis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ang Levita, ito ay lahi ng mga pari, lahi ng mga taong naglilingkod sa templo ng Panginoong Diyos. Ito yung mga usually, di ba? Maaring maging tugon natin pag meron nangangailangan ng tulong, baka hindi natin pansinin, wala akong pakialam sa iyo. Okay, just let us give them benefit of the doubt. Itong pari at Levita, pwede nating ipagpalagay. Baka natakot din sila. Kasi ang lugar na ito ay talagang ambush area ng mga tulisan. Pwede nating sabihin ganon. Pero malinaw ho na merong ibinibigay na aral ang Panginoong Isus sa atin dito. Kasi ito yung pwede naman nating gawin. Ang ginawa o maging katulad ng isang Samaritano. Sabi ho dito sa verse 33, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Mamimili tayo. Sino yung gagayahin natin? Yung pare, Levita, o ang Samaritano ba? Meron ho no, isang nangyari sa India kung saan merong isang nagda-drive ng tricycle. Yung uso ngayon tricycle, yung parang e-bike. Then habang naglalakad yung isang lalaki, nakahawak yung cellphone, nasagasaan siya, tumumba siya sa kalsada. But sadly, bumaba yung driver, iniwan niya. Ang daming dumadaan ng mga tao, walang pumansin. And worse pa nga, no, yung cellphone kinuha pa nga. Ilang minuto lumipas, oras ang lumipas, nakahandusay ang lalaki, walang buhay. Hindi ka na nga tumulong, ninakawan mo pa. Ito po yung nakakalungkot na estado ng humanity ngayon, ano? Yung pagtulong
ay nawawala. At dito, makikita natin sa kwento ng ating Panginoong Hesus, upang tayo ay maging mabisa sa pagtulong sa ating kapwa, dapat nating taglayin ito. Ano yung mga dapat nating taglayin upang tayo ay makatulong sa ating kapwa? A, kailangan po natin ng motivasyon mula sa udyok ng awa. Napakahalaga po ng awa. Bukod sa ito po ay karakter ng Diyos. At upang maging sinsero ang ating pagtulong, kailangan merong kalakip na awa. Kasi pwede ka naman tumulong na hindi ka naaawa or meron kang sariling motibo. Halimbawa, uso na naman election ngayon. Nandiyan na yung magbibigay ng maraming tulong para maraming boto. Pero ito more than the yung publicity, kasi marami yung tumutulong na walang camera. Sincere ang kanilang pagtulong kasi merong awa. Ngayon, uso ngayon yung tinatawag na poverty porn. Yung mga content na tutulong sila, magbibigay ng pera, sisikat sila ngayon sa internet. Pero tingnan natin dito, no? Napakahalaga ho ng awa sa pagtulong. Sa verse 33 na nabasa na natin kanina, bakit ho tumulong yung Samaritano? Sabi sa dulong sentence, siya'y naawa. At dito ho, no, kahapon meron kami nga dinaluhan namang prayer meeting, no, pinag-uusapan namin yung isang kapamuso natin na walang-wala rin po siya pag pumunta ho kayo sa bahay nila. Pero meron siya na ikwento bago pa po kami magkaroon ng devotion, bago namin to tinalakay, na ikwento niya na walang-wala rin siya. Pero merong mga kapitbahay, meron siyang kapitbahay na nangangailangan din ng tulong, na kahit walang-wala na siya, ibinigay niya pa rin yung kakarampot na meron sa kanya. Sabi niya, kaya ko naman tiisin yung gutom ko. Sige, sa inyo na to, hati tayo. Bakit? Kasi naawa siya. Meron siyang inaalaga ang baby. Walang bayad yun. Para makapagtrabaho yung magulang, inaalagaan niya. Wala akong binibigay na bayad sa kanya. Bakit? Naawa siya. At nakaka-bless pong marinig yung patotoo niya. Kasi, walang-wala nga naman talaga. Pag pumunta kayo sa bahay nila, actually, nahihiya pa nga siya pumunta. Nahihiya siya magkaroon ng prayer meeting sa kanila. Nahihiya siya sa bahay nila. At inassure naman namin siya na, alam mo, galing din kami sa ganyan. Huwag ho kayong mahiya. Pero ang point po natin dito, kapag ikaw ay naaawa sa iyong kapwa, yung pansarili mong interes ay kaya mong talikuran. Kaya nga po dito, sa pangalawa, sa letter B, mahalaga ho para tayo makatulong din, kailangan ng sakripisyo ng pansariling interes. Kasi pag sinasakripisyo mo yung pansariling interes, ito po yung mga bagay na kaya nating gawin. Una, kailangan po natin maglaan ng panahon. Sa pagtulong po, kailangan po ng time and effort. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Napakahirap po nito, no? Lalong-lalo, pag alam mo, you're very busy, nagmamadali ka, marami kang gagawin, mag-e-effort ka pa ba ng oras? Bibigay ka pa ba ng panahon sa mga tao? Kadalasan, hindi na. Siguro yun ang kadalasan. Kaya minsan may mga taong wala nang pakialam sa pagtulong kasi nagmamadali. Pero dito, talagang pagdating ho sa pagtulong ay nangangailangan ho ng panahon. At pangalawa ho, kailangan din maglabas ng pananalapi. Sabi sa verse 35, kinabukasan, binigyan niya ng 20 pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. 20 pilak, katumbas ng 2 araw na sweldo na po yun. Diba? Magkano ba yung mga motel ngayon? Parang ganyan po yung situation eh. Bahay panuluyan, sabihin natin 300 pesos. Naglabas siya ng pera. Kasi kailangan niya nang matutuluyan yung taong binugbog at willing pa siyang gumastos pagbalik niya. At in po yung mga bagay na kailangan upang maging mabisa tayo sa pagtulong sa ating kapwa. Ang hamon kasi dito, no, na in-establish, ano yung tanong kanina?
paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Naniniwala po ako, mga kapamuso, na tayo ay may buhay na walang hanggan na. We are assured of that because we have put our faith in the Lord Jesus Christ and tayo po ay namumuhay ayon sa kanyang utos, sa ayon sa kanyang salita na itinuro niya sa Biblia. Wala na pong question doon. We have eternal life. Assured. It is written in the Bible. Pero ito po yung hamon sa atin bilang konklusyon sa istoryang ito. Ang pagtulong ay mas dapat na makita sa ating mga Kristiyano. Ang pagtulong sa kapwa ay dapat na mas makita sa ating mga Kristiyano. Kasi yun yung hamon eh. Tatlong dumaan. Una yung pare, pangalawa yung levita, mga religious leaders, kilala silang mga nasa templo. Pero yung tumulong, yung Samaritano, yung tinuturing na outcast, yung itinuturing na kumbaga discriminated yung lahi nila dahil sa mga kasalanang nagawa nila nung unang panahon pa, sa panahon pa ng Old Testament. Pero kung sino pa yung mga taong hindi mo inaasahang tumulong, sila pa yung tumutulong. Diba, usong-uso ngayon ng mga social experiment eh. Nakakatouch po ng puso, pero at the same time, nakakalungkot din yung sa mga social experiment, yung mga taong may kakayahang tumulong, sila pa yung mga hindi tumutulong. O sige, pagbigyan na natin, kasi baka may duda sila, baka sabihin, baka yung marami kasing iniisip, baka sindikato lang yan. Pero ito kasi, hindi ka na nga tumulong, tapos mamatain mo ba yung tao? Diba? Parang didiscriminate mo pa, ibubuli mo pa, nakakalungkot. At meron nga ako napanood na isang social experiment kung sino pa yung walang-wala, kung sino pa yung nasa kalsada, actually namamalimos. Dumukot siya dun sa lata niya. Tapos nagbigay ng tulong dun sa taong nagbablog. At bilang gante, syempre binigyan niya ng reward yung pulubi. Yun naman yung mga uso ngayon, mga ano, sa mga social experiment. Pero ang hamon dun, ano, kung sino pa yung walang-wala, sila pa yung nakakaintindi, sila pa yung nagpapakumbaba. Marahil, itong Samaritanong ito, ganun ang kanyang sitwasyon. Alam niya ang pakaramdam ng isang taong discriminated, hindi pinapansin, naawa siya. At tayong mga Kristiyano nakakilala sa biyaya ng Panginoong Yesus, mas dapat na makita sa atin ang karakter ng awa na nagre-resulta sa pagtulong. Sabi ho dito sa last verses 36 and 37, at nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? And of course, tama po ang sagot ng dalubhasa sa kautusan, ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. At ito po ang sagot ni Lord Jesus Christ. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo. So sa ating mga pinagkalooban ng kaligtasan, kapatawaran at buhay ng walang hanggan ng ating Panginoong Hesukristo, ganito rin po ang ating gawin. Humayo tayo at tumulong sa ating kapwa at maparangalan natin ang ating Diyos Ama na nasa langit. God bless us all, mga kapamuso.